Hello guys, welcome back to our channel. So, kamusta kayo dyan? So, it's been a while since the last time we uploaded a video on our channel. So, ngayon is ibang content na naman yung gagawin natin. So, lahat na lang ng content itatry natin. But today, we're going to do a technical analysis on crypto coins or cryptocurrency. So, samahan niyo ako. Disclaimer lang po, this is not a financial advice and this is just for education and entertainment only. So, tara, samahan niyo ako, mag-TTA tayo ng Bitcoin ngayong araw and maybe trend din natin yung ibang coins. So, let's go! So, yon, let's go! Let's check yung BTC muna. And let's go to the higher time frame. 1 day time frame. To get the bigger picture. So, kunin muna natin yung bubong. So, dyan. Yung sahig. Dito. Pwede yan. And, meron dito na bubong linya. Trend line. Possible. Trend line dito. The more the merrier. So, dapat ganun natin. Yan, dapat tinamaan yan. So, pwede na yan, tatlo. So, meron din dito. Pwedeng ganyan, oo. So, ayan na, meron na tayong bubong tsaka sahig. And may trendline na din tayo sa loob. So, tignan natin. Magpa-plot tayo ng Fibonacci dito sa loob. Check natin kung saan pwedeng, saan yung mga possible support or resistance dito. So, basically, meron dito. Kailangan itong basagin ulit siguro kasi binasag siya pababa. So, possible, kailangan niyang basagin to ulit kung gusto niyang umakyat. That's one. So, gagawa tayo ulit ng swing low to swing high for another 618. So, ito, may another support tayo dito. Yan. So, pwede na siya maglaro dyan. Binasag, umakyat, nauntog. Pagkatapos, dumiretso baba ulit. Nag-bounce pa akyat. Bumangga ulit doon sa resistance na yon na 618. Bumaba ulit sa support. Yun lang. Tinatry niyang excuse me. Tinatry niyang basagin pababa pero malakas tong resistance na to. And makikita nyo yung ginawa nating trend line tsaka yung horizontal na line is dito talaga siya nag-bounce. Ito, sobrang ganda, oh. Solid. Yan, solid. Solid na solid. Dalawang support. And nag-bounce siya dyan. And tumuloy-tuloy na umakyat. And binasag niya pa yung old na, yung matigas na resistance dito sa 45K. Diba? For sure, magiging ano to, malakas na support din talaga to. Pero baka mag-bounce pa siya dyan. We'll see. And punta tayo ng, kasi ako as a trader, day trader ako eh. So, sa 1 hour tayo. Nga, as a day trader or intraday trader, pupunta tayo ng 1 hour time frame to check. Dito tayo maglalaro. So, gagawa tayo ulit dito ng mga linya, mga support or resistance to check kung meron ba ditong possible support. So, let's go. Let's try. Pag chinek mo to, from swing high to swing low, meron ditong resistance na 618. So, yan. Ito yan. So, tinatry niyang basagin. Pabalik sana. Pero, hindi niya kinakaya. And, from swing low to swing high, ito, binasag niya dito. At hindi talaga siya makalabas dyan. So, bumaba. Actually, standard move na to eh. Try natin yung, ano,
nag-bounce, then yan, nag-retrace dito. So makikita nyo, eto siya, 6180 na try niya pa. Tinatry niya sanang basagin paket ulit, pero hindi kaya. So tingin ko may 618 dito siguro. 618. So for sure may chance talaga to bumaba pa to. Kasi binasag niya yung ano dito eh. 618 eh. May support din dito na bang. Swing high to swing low. Ayun, ito pala yun. Dito siya nag-bounce. Actually, merong 618 dito. Yan. So, ito yan. Diyan siya nagba-bounce ngayon. Kunin na muna natin to. Pero, may chance talaga na babangga pa rin siya dito. Itatry niya to. Pag tinignan natin, ano, pag swing high to swing low, pwede siya magbumanga dito lang sa 382. Kasi pag tinignan natin yung volume, sobrang lakas ng volume dito. So may possible talaga na pag aakyat siya ng konti, lalo na pag average lang yung volume, hanggang dito lang yan siya sa 382, or baka 2.236 lang eh, kasi walang malakas na buying volume. So tendency nito, pwede pa talaga siyang bumaba, no? May chance pa talaga siyang bumaba pag walang volume, lalo na ngayon kasi weekend. From swing high to swing low. So meron dito, ano ba to? 0.618 dito ba? Yun nga yun, kanina. So kailangan niya, ako, ito yung 382 pala, no? Yan. Diba? Ganyan kalakas yan, no? Si Feb. Sobrang lakas ni Fibonacci. Gusto ko malaman yung dito banda. Kung anong pwedeng sumalo. Kasi may nakikita ako dito. Ito. Pwede to. Pwede sumalo yan dyan. Paano natin kunin yan. Ayun. Ito nga siya. Ito siya. 618 dyan. So, next is yan. Ito yung pwedeng sumalo ulit. Pag dumiretsyong baba. So, abang-abang tayo dyan, guys. Ayun, no? Malayo. Pwede nating laruin din dyan. Pag bumagsak, maglalagay tayo ng short position dyan. Ayan, pwede. As long as may confirmation na bababa siya dyan. If you check yung ating mga indicator and also mga RSI tsaka yung MACD. So basically sa 1 hour time frame, may pahiwatig na ng weakening of selling. Napansin ko ito pala. May ginagawa siyang right hand na pala dito. So possible in 1 hour time frame, pwede na siyang umakyat actually. Hingintayin na lang natin. May possible siyang umakyat. Pero kailangan niya muna, madami siyang kailangan basagin ulit eh. Ito, tsaka ito. So, yan lang muna yung bias ko dyan, guys. Tignan natin. Waiting game muna tayo. Kailangan natin confirmation na hindi siya didiretso ng baba dito. And, we can use this one. Itong trend line na to. So, kailangan niya itong mabreak muna. Ito, kailangan niya itong basagin. Yan. So, baka mag-bounce yan dyan, aakyat, and we'll see. So, hintayin natin si MACD mag bullish cross. Yung blue na to is
magkocross sa parang ganito. Parang ganito. Yan. Tignan natin na pwedeng mangyari yan dito. So that's it muna. And waiting game muna tayo. So thank you for watching. Please don't forget to subscribe and like. I-like yung video ko and maybe you can share it. Yun lang, yung gagawin natin, mag-try lang tayo ng mag-chart ng hanggang maging magaling tayo. So guys, hindi pa ako masyadong magaling ha. Practice lang to. So samahan niyo ako sa journey ko na maging trader talaga. So thank you and we'll check mamaya ulit kung ano yung galaw ng market. Thank you guys. Bye!